Narito na ang resulta ng pangalawang medical examination na isinagawa sa labi ng yumaong flight attendant na si Christine Dasera na natagpo ang wala ng buhay noong January 1, 2021 bandang alas 12:30 ng tanghali. Base sa inilabas na medical report ng PNP nitong Miyerkules, natural cause ang ikinisawi ni Christine Dasera. Sa medical legal report nitong January 11 ay nakasaad dito na ang sanhi ng pagkasawi ni Dasera ay ruptured aortic aneurysm kaparehas ng naunang autopsy report sa kanya. Mabigat din umano ang puso ni Dasera na tumitimbang ng 500 grams, samantalang 300 grams lamang ang normal na timbang ng puso. Dahil sa resultang ito ay ruled out na ang kasong homicide dahil umano ang aortic aneurysm ay isang medical condition. Nakasaad din sa ulat na ang panghahalay o drug overdose ay hindi magre-resulta sa aortic aneurysm. Ang pagkawala umano ng dugo sanhi ng ruptured aorta ang siyang kumitil ng buhay ni Dasera sa loob lamang ng ilang oras. Ito ay ayon sa medical legal officer na si Police Lieutenant Colonel Joseph Palmero. Ayon pa kay Colonel Palmero, rape and or drug overdose will not result in the development of aneurysms. Even overdose and ruptured aneurysm are two different conditions and cannot be both included as cause of death of a patient. Based on the available information on hand, the manner of death is classified as natural death. Base pa sa report, walang alak o recreational drugs na maaaring ininom ni Dasera noong New Year's Eve noong gabi bago siya pumanaw ang maaaring mag-cause ng ganitong uri ng defect sa kanyang aorta. That dilatation is a chronic condition and was present long before she died. If she did not die that fateful night, she will die in any scenario that represents an activity that will increase her blood pressure strong enough to tear that aneurysm. Nabigyan na rin ng kopya ng nasabing medical report pati na rin ng DNA testing ang pamilya ng mga respondents ng kaso. Nakasaad din sa report na bagaman ang aneurysm ay kadalasang matatagpuan sa mga mas matatandang pasyente, sanhi ng atherosclerosis, ang pagtaas ng blood pressure ay maaari ring maging sanhi nito gaya sa case ni Christine. Samantala, naihanda na umano ng NBI ang toxicology report kay Dasera at mailalabas na ito sa mga susunod na araw. Samantala, sa paglabas na ito ng second medical examination results sa labi ni Dasera, ay mabibigyang hustisya na ang lahat ng kalituhan na naglabasa noong mga unang araw. Ang kanyang mga kaibigan na nanindigan na inalagaan nila si Christine noong gabing iyon at iginiit na hindi nila maaaring gawa ng hindi maganda ang kanilang kaibigan, finally ay mabibigyan na ng katahimikan. Samantalang ang ina naman ni Dasera ay naniniwalang hinalay ang kanyang anak at may foul play na naganap. Samantala, ang susunod na preliminary investigation sa kasong ito ay magaganap sa February 3 para maisumite ng mga respondents ang kanilang counter affidavit.